Pinili ko yung manok na breast, tapos nilagyan ko siya ng ng spices, kagaya ng asin, pepper, cinnamon, yung cumin, tsaka itong ano, yung dilaw na luya. So yan, ipiprito natin siya. Lagyan ko siya ng konting mantika kasi gusto ko siyang maprito in high heat. Yan. So inano ko na siya. Marinate ko na siya with the spices. Yung iba, gusto nito yung may bone part. Kaso yung mga alaga ko, ayaw kumain ng may bone sa meal nila. Kaya, mas pinili ko tong breast kasi para makakain din sila. So, habang pinipirito natin tong manok ng bahagya, sabi ng nanay ko, banghay daw, ay magigisa na tayo ng ating mga ibang ingredients. Luya. Luya natin. Pabanguhin lang natin to, tapos isunod na natin yung sibuyas at bawang. Ayan, medyo okay na yung ating luya. Idagdag na rin natin ng cloves. Ay, what's this? Laurel, laurel. Gigisa rin natin yung laurel. At tapos, pagsabay na natin yung bawang at saka yung sibuyas. So walang ano dito, debate rito kung alin ang uunahin, kung bawang ba o sibuyas. Dahil ang inuna ko ay luya. So sautay lang natin to hanggang sa maging transparent na yung ating onion. Ayan po, at medyo malambot na siya. Mukhang na-achieve na niya yung gusto kong softness. Kaya ilalagay na natin ang kamatis. Direct from the anito, sangkala. So yung kamatis, siguro may dalawang kamatis ang nilagay ko. At hihintayin ulit natin siyang mag-soft. Hintayin ulit natin siyang mag-soft para sa smooth yung kanyang sauce later. Ayan guys, pwede na natin ihalo yung mga gulay natin. Chicken tayo. Pag ganito na yung tsura niya, pwede na natin ihalo yung gulay, yung chicken natin. So ito yung chicken na kanina natin pinirito. Pwede nang ihalo. Sumasamahin lang yan, ganyan. Siyempre, ilalagay ko na din tong pepper natin tsaka yung carrots. At tsaka yung pinirito kong patatas kanina. Nagprito rin ako ng patatas. Sama na natin. At halu-haluin lang siya, mga kababayan. Haluin. Ayun! So, ito na po siya. Nasangkutsa ko na yung gulay niya, tsaka yung mga yung meat niya. Sangkutsa ko lang. Tikman ko kasi nilagyan ko siya ng asin to eh. Minarinate ko to, nilagyan ko ng asin. Kaya, kailangan tikman ko muna bago ko ulit lagyan ng asin. Tikman natin. Yan, bago yung kutsara ko ah. So, meron ako nitong chili paste kasi hindi ako nabila ng pepper ni Bossing. So, lalagyan ko siya ng konti. Pampapula. At syempre, asin. Tapos ngayon, lalagyan ko naman siya ng gata. So, lagyan lang. Ay! Bumubos. So, lagyan natin lahat yung isang kanin gata. Take note, hindi ko siya nilagyan ng water. So, gata yung magpapa, yung gata ng yugang, kanya talagang sabon niya. So, ayan. Ito lang po ang available na gata ng yug dito sa amin. Coconut milk. Dito sa Istanbul.
Ito po ang kitchen ko. Dahil kong kalat. O, yan, flexing. Yan yung kanin ko, white rice. Look. Hindi siya Turkish rice. Kasi meron tayong Pinoy curry. Pakuluan lang natin to hanggang sa medyo bumaba yung sabaw. Maraming sabaw eh. So guys, ito na yung kanyang final destination. Yan. O, diba? O. You have reached your final destination. Tapos, maraming kanin. Ito, white rice. Hindi ito yung araw o normal na ginagawa kong rice dahil gumagawa ako ng Turkish rice. Tignan ako magluto ako. Nasa pan. Yan, rice. Tsaka ito, nako, sabugan diet. Sabugan diet. So, pwede naman pala. So, hindi ko alam kung ano tawag niya rito dahil kung ano lang yung merong kami, yun lang yung inano ko, ginamit ko. Mga ano yun eh. Mga malapit na ma-expire na ingredients. Pikima na! Pinaka the best dito ito. White rice! Thank you for watching!